Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tama ng minsay, umibig at nagmahal sa'yo ng labis. Pag-ibig... Yan ang kailangan mo ng layuan si Brennan. Yan lang ang makakapagpatahimik sa'yo. At yan lang din ang makakapagpatahimik kay Justine. Pahinga ka naman. Mamaya pag-ising mo, baka mas marino kang makakapag-isip bagong umaga. Bagong taon, at sana bagong buhay. Kamusta na si Mami? She's home. Yun ang wish niya, Brennan. It could be her last wish. Mami. So, anong plano mo? I have my husband, my son, my home, my hotel. Life goes on. Pinaplano namin yung eulogy para kay Emma. Why don't you join us? Abat na tayo dito. What is she doing here? She's not even part of the family. She's not even related to Megan. Stop that, okay? Brennan, hindi ako bulag. At alam ko na hindi ganong klaseng pagmamahal meron ka para sa asawa mo. Iwasan mo si Cassandra. Sisirain ka niya. Pati pamilya mo. Hindi ko siya kayang iwasan ngayon. My condolences, Megan. You're my mom's friend? Unfortunately, I never got to meet her. I'm Cassandra. Cassandra Romano. Executor of Sun Lake Properties. And also, Brennan's old friend. Oh, yes, this is my wife, Megan. She's yung isang kaibigan ko from college long time ago. And Cassandra, you know Yanni, right? Yes, we've met. Well, it's very nice of you. Nice to have met you, and we shall talk business soon. She spent her life caring for others. Lagi niyang inuuna ang ibang tao bago ang sarili niya. Mami Emma, unang-una po, she's a wonderful person. And I'm very grateful to have met her dahil that she's the reason why I have my beautiful wife, Megan. I love you and I'll miss you, Mami Emma. Sandali ko lang po nakilala si Madam Emma. Pero agad akong napalapit sa kanya. Dahil nakita ko kung paano niya mahalin ang anak niyang si Ma'am Megan. Tulad po ng pagmamahal sa akin ng sarili kong ina, Ma'am Megan, gusto ko pong iparating sa inyo na alam ko po yung nararamdaman niyo. At andito lang po ako kung kailangan niyo ng karamay. Mahal ko kayo pareho ni Madam Emma. Without having her by my side. There were a lot of times I wanted her to be there. But she wasn't. I told myself that, you know, I'm gonna forget about you. But deep down in my heart, I wanted her. A few years ago, she came back. She came back in my life, and I was the one not ready for it. I was mean to her, and I took her for granted. But she never gave up on me. She forgave me. How I wish na
mas matagal ko siyang nakasama na mas naparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko. Because without her, I feel incomplete. So thank you, Mommy, for making me feel complete. I love you so much. And I miss you already. Said, Yanni. He almost sounded sincere. You're such a good actress, pala. Hindi acting yun, Cassandra. Totoong naramdaman ko. At nakikiramay talaga ako kay Ma'am Megan. Dahil tunay niya akong kaibigan. What a nice friendship you guys have. I miss you too, man. And I really miss 30 also. How's 30? He's really big, man. He is. Yeah. Matagal kayo sa States, ha? Abe, man! Come here, bro! Daddy! Lalaki mo na! Bigat mo! Halika! Wow! Look. Oh my goodness! Ay, napakalagang mabigat na yan dahil aside from playing, walang ginawa kundi kumain, nang kumain, nang kumain! By the way, hey, we have a gift for you. Talaga? Yeah! Can I see? Can you show me, Daddy? Here! Hey! Ganda ng watch, ah. This is cool. Cool. Parehas ng watch ni Tito Eric. Sino si Eric? Ani! Justin, kung nandito ka para makipag-away, alis na lang ako. Ani, sandali. Gusto ko lang makipagbatid. Ito nga, dinala ko yung paborito mo. Ano yan? Suhol? Yan, sorry na. Patawarin mo ako, nagsimula ako ng gulo. Patawarin mo rin ako kung hindi ko natupad yung pangako ko sa inyo, hindi na ako magsiselos. Huwag ka sa akin mag-sorry, Justin. Kay Brennan. Mag-sorry naman ako eh. Mahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kung gusto mo talaga humingi ng tawad, madali lang siyang hanapin. Aminin ko. Aminin ko mahirap mag-sorry sa taong alam mong karibal mo. Sa puso ng taong mahal mo. Si Eric yung ex mo? Of course not. I mean, parehong pangalan lang, but it's not the same Eric. Siya si Eric, yung naging kapitbahay namin sa States. Eh, naging kaibigan ni 30. Talaga?
Oo. Yes. 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 A friend of mom. He lives nearby. Yeah? Mm-hmm. Tama ko yan eh, di ba? Siya yung dahilan. Kaya hindi mo ako mag-umalin. Kaya kahit pa sinagot mo ako, hindi mo ako magawang halikan o yakapin. Tama ko yan eh, di ba? Di pa si Brennan yung mahal mo? Di ba? I'm sorry, Justin. Patawarin mo ako. Sana pala hindi na ako nagtanong eh. Sana hindi ko nilang narinig mula sa'yo. Yan yun, sakit pala. Sakit pala pagkaling sa'yo. Labas mo na si Third, ha? Ah, sige. Halika muna. Third muna tayo. Dalawa muna, Third, ha? Sino itong Eric? Is he mom's neighbor in the States? Honey... Di ba Eric din yung pangalan ng ex mo? I don't know this Eric. He is a neighbor of mom's. Bagong neighbor bago siya umuwi dito. So, hindi ko sure kung magkakilala sila. Kung close sila. You sure? Yes. Sure. Saan ka pupunta? I'm just gonna get some tea. It's my jet lag. Gusto mo ba? No. Kailan pa? Kailan ka pa nahulog sa kanya? Nung nasa isla kayo? Sinasabi ko na nga ba eh. Iba yung pakikitungo mo sa akin. So, ibig sabihin, yung pagsagot mo sa akin, yung pagtanggap mo sa proposal ko, lahat yan hindi totoo. Totoo yun. Totoo lahat yun, Justin. Pero... pinilit ko eh. Hindi ko kaya. Tinanggap ko yun dahil alam kong deserve na mahalin ka. Alam ko rin na ikaw lang yung magmamahal at mag-aalaga sa akin. Kung ganun yan, bakit hindi mo sinuot to? Bakit mo sa akin binalik to?
Pero hindi ko kaya. Hindi ako sigurado eh. Kasi hindi ako dapat para sa'yo. Meron ibang babae para sa'yo. Mamahalin ka talaga. Hindi ako yun. I'm sorry. Hindi ba na? Hindi na ba magagawa ng paraan yan? Hindi na ba talaga pwede? Hindi na ba talaga matuturuan yung puso mo? Siya na ba talaga? Yani, may asawa na siya. Hindi kanya mabibigyan ng disenteng buhay. Magiging kabit ka lang. Alam ko. Alam ko yun. Alam ko, magiging kabit lang ako. Pero hindi ako papayag na mangyayari yun. Hindi ako ganong klaseng babae, Justin. Kilala mo ako. Oo, mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero hanggang dun lang kami. Megan, gabing-gabi na. Ba't gising ka pa? Gusto ko lang pong gumawa ng tsaayay. Megan, hindi ko alam kung ano talaga ang totoo. Kung ano namagitan sa inyo ni Eric dun sa States. Pero sana, hanggang dun na lang yun. Sana ngayong nakabalik ka na sa asawa mo, tinapos mo na ang lahat. Yaya, tapos na po lahat. At kung pwede lang po, huwag na natin tong pag-usapan, please. Alis na lang ako dito. Magre-resign ako. Anong kabuhayan mo? Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan ko na maging matatag. Kailangan ko na maging matapang para sa sarili ko. Hindi na ako aasa sa iba. Kaya ko na to. Justin, alam natin na hanggang magkaibigan na lang tayo.
Hindi ko kaya yung hinihingi mo. Hindi kita kayang mahalin sa parang gusto mo. Hanggang dito na lang tayo. Simula ngayong Lunes. Justin, gusto ko lang sabihin na sana ingatan mo yung trabaho mo. Ano pa kayo? Justin, nag-aalala pa rin ako. How nice. A teleserye moment. Kikilos na ang babaeng palaban. Wala si Joseph ngayon. Ako na lang makakamitin. Ikaw? But you're just an assistant. What do you know about hotels and decisions? Nasaan ba si Megan? Hindi niya sinabi kung nasaan siya. If I'm a damn good lawyer, you're a damn good liar. Sa pagbigat ng panunubok ni Cassandra kina Brennan at Yanni. I heard wala naman yung asawa mo dito. I just thought you looked like you needed some tender love and care. May pag-asa pa ba ang pag-ibig na binuosa para iso?